Good morning, Gym Squad. Tajahao. Ayan o. So, ito yung t-shirt ni Noy P. Vlogs. Shoutout kay Noy P. Vlogs na nagbigay ng t-shirt na to. Ayan o. May good news tayo ngayon, guys. Nakuha ko na yung Google AdSense natin. Bali, naka-address yun sa Taiwan. Kaya sa Taiwan siya dumating, hindi dito sa Pilipinas. Sinend lang sa akin ang kasama ko sa trabaho dati, si Joby. Shoutout nga pala sa'yo. Maraming salamat. Mamaya, try kong kunin yung first YouTube sahod natin. Pero, pag-usapan muna natin kung paano ako nag-start kumita sa YouTube. Unang-una sa lahat, guys, pag nag-umpisa ka pa lang sa YouTube, huwag kang umasa na malaki yung sasahurin. Katulad ko, baguhan pa lang, bago pa lang ako namo-monetize, 3 months pa lang ako namo-monetize, kaya maliit lang yung unang sweldo, syempre. Huwag nating asahang malaki. Importante sa akin to kasi hindi to mangyayari kung hindi dahil sa inyo, guys. Kaya, i-share ko sa inyo. Una sa lahat, siyempre, gagawa ka muna ng Google account. Tapos sa YouTube. Hindi ko na masyadong matandaan. Pero ganun ang ginawa ko. Sa Google ka gagawa ng account. Tapos, pag okay na yung channel mo, pwede ka na mag-upload sa YouTube ng mga videos mo, ng mga content na gusto mong i-share sa social media. Para ma-monetize yung channel mo, kailangan mo ng 1,000 subscribers. At saka 4,000 hours watch time. Yun ang required nila. Para ma-monetize yung channel mo. Pag nakuha mo na yung 1,000 subscribers, tsaka yung 4,000 hours watch time, at saka ka palang mag-a-apply ng YouTube Partner Program. Pag na-aprubahan yung YouTube yon, gagawa ka ulit ng account sa Google AdSense, tapos ililink mo yon sa YouTube channel mo. Kung nag-apply ka ng YouTube Partner Program, siguro maghihintay ka ng, kasi ako 3 weeks ako naghintay eh. 3 weeks to 1 month bago nila aprobahan yun. Mag-i-email sila sa'yo pag na-aprobahan nila. So, magsa-start na silang i-monetize yung mga videos mo, yung mga content mo. Kaya doon ka na magsa-start kumita. Tulad ng sabi ko dun sa nakaraang video ko, na pag nasa abroad kayo at pauwi na kayo, kung mga isang taon o ilang buwan na lang, huwag nyo nang i-address sa ibang bansa yung ano yung Google AdSense nyo. Kasi tulad sa akin nangyari, yung mail na galing sa Google AdSense, doon naka-address, nandito na ako sa Pilipinas. So, ang nangyari, pinakialaman nila ng HR namin, pinakialaman yung Google AdSense ko, binuksan daw. So, hindi ako natuwa doon kasi wala silang karapatang buksan yun. Bago mo makuha yung kikitain mo sa YouTube, kaya meron silang tinatawag na threshold. Kailangan mong umabot ng $100. Depende yan sa country, guys. Ha? Sa Taiwan, $100. Kailangan mong maabot yon bago nila is ipadala sa'yo yung pera. Pag nakuha mo na yung $100 threshold, padadalan ka ng Google AdSense ng mail na ganito. Yan. Yan ang pinadala sa akin. Galing pa ng Taiwan. Tapos, ipapasok mo yun sa Google AdSense account mo. Tapos, pag naipasok mo yung code na yun, yung Google AdSense na code na pinadala sa'yo ng Google AdSense, ibe-verify mo yung exact address mo, yung mailing address, kung saan ipapadala yung pera, kung sa banko ba o sa Western Union. Andun yung mga options. Sa akin, pinili ko Western Union kasi wala naman akong bank account eh. So sana, guys, na ipaliwanag ko ng maayos kasi baguhan pa lang ako, yun pa lang ang naiintindihan ko, yun pa lang ang alam ko. Kung may tanong kayo, comment na lang sa baba, baka sakaling alam ko. First time pa lang tayo, wala pa tayong masyadong alam, kaya sinyad ko lang sa inyo yung na-experience ko. So mamaya, kukunin natin yung first YouTube sweldo natin. Tara, guys, ang init oh. Dalawang manager, ayan. Pag kinonfirm nyo yung mailing address tsaka yung pangalan nyo, dapat palitan nyo. Yung buong pangalan nyo ilagay nyo. Kasi maghahanap sila ng ID pag sinend na nila sa inyo yung pera. Kailangan wag yung channel nyo. Kailangan buong pangalan. Nagsesearch ako ng Western Union dito sa Cabiao. Wala yata. Kahapon pa ako nag-google. Kailangan namin pumunta sa San Isidro, kaya sa Gapan, try natin.
Fail tayo guys, fail. No match found. Meron pala dito sa Kabyaw, eto oh. Ha? First time ko dito, Save More Kabyaw. Nagkalat pala yung western dito. Parang tanga lang. Wala pa yung sahod, tapos oh my. Oh, tara na, wala pa tayong sweldo. $145 yung isang buo ba yon? Isang buo. Nagkagulo-gulo na yung Google AdSense ko. Bakit kasi binubuksan eh? Hindi naman sa inyo eh. Hindi ko alam kung ano yung mali. Kasi nag-request ako sa Taiwan, tapos hindi ko nakuha doon dahil mahigit isang buwan pa akong naghintay doon. Hindi siya dumating. Tapos pagdating ko dito, nag-request ulit ako ng Google AdSense. Siguro yun ang mali, yung control number. So hintayin ko na lang yung ni-request ko dito sa Pilipinas na dumating. Baka yun ang problema. Pakilala ko nga pala sa inyo yung mga aso dito. Ano sila eh? One big happy family sila. So yan si Gambi, yan yung tatay. At yan si Siri, yung nanay. Ito yung mga anak nila. Uy, dumededi ka pa. Laki mo na. Si Chowder. Tsaka si Peanut. Yeah. Makain sila ng ice cream. Hindi niya ako binigyan. Bingi ako. Dito. Yan na naman si Extra. Vlog takeover. Ayan ang hirap ng paiba-iba ng address. Ayan. Nagkagulo-gulo na yung account ko. Pero sana yung huling request ko na yun, dumating dito sa mismo sa address na to para makuha natin yung sweldo natin. Ay, stress ako guys. Alam ko magpalamig para umupa yung ano ko. Sakit ng ulo. Ano, wala tayong sweldo. Yung nangyari. Nga nga. Pero okay mag-aalala guys, darating din yun, darating at darating din yun. Mga ano? Mga next month. sayang naman. Okay lang yun, at least may ipon yung ano, may ipon yung sweldo natin. Kasi meron na akong 3 months eh. December, January, February. Ayos yun. Boss ako dito, alam nyo ba? Boss. I'm the boss. Diba? Ba't ano lang? Sa ngayon lang kasi walang pasok si Mrs. eh. Pag pumasok yan, wala na. Wala na rin akong trabaho. Natutuwa ako ngayon sa Kabyaw. Ang laki ng pinagbago. Ang laki ng in-improve. First time ko pumasok doon sa Save More. Ang laki nung ano, supermarket na yun sa loob. Nakatuwa. Proud to be Kabyano. Yan yung binili na lang manok. Ayan, yung ulam namin ngayon. Parang ang konti ah. Andoks.